Magandang umaga, narito ang Tropical Cyclone Bulletin number 8 para kay Typhoon Jolina na inisyo ng pag-asa ngayong September 7, 2021, 8 a.m. Jolina continues to move west-northwestward over Samar Sea towards Masbate. Ang location nga ng sentro nitong si Typhoon Jolina as of 7 a.m. ay huling namataan dyan sa may coastal waters ng Almagro, Samar. Ang maximum sustained winds nito or taglay na lakas ng hangin ay nasa 120 km per hour malapit sa gitna at ang gustiness nito or pagbugso ay nasa 150 km per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw patungo ng west-northwestward, ang speed nito ay 15 km per hour. Nakataas ang tropical cyclone wind signal sa mga sumusunod na lugar. Itong tropical cyclone wind signal number 3 na ito kung saan ito ay destructive typhoon force winds prevailing or expected within 18 hours. Ito ay nakataas sa Luzon, sa northern and eastern portion ng Masbate, sa PUB Corpus, Palanas, Cataingan, Placer, Dimasalang, Uson, Kawayan, Esperanza, Mobo, Aroroy, Baleno, City of Masbate, Mandaon, Milagros at kabilang na ang Ticao at Bulyas Islands. Nakataas din ang tropical cyclone wind signal number 3 sa mga lugar na ito sa Visayas. Ito ay sa extreme western portion ng northern Samar, sa San Vicente, Capul, San Isidro, San Antonio. At sa northern portion ng Biliran, ito ay sa Kawayan, Maripipi, Almeria. At sa northwestern portion ng Samar, ito ay sa Santo Niño, Tagapulan, Almagro at sa Calbayog City. Ang mga sumusunod na lugar naman na ito sa Luzon ay under ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Ito ay sa Albay, Sorsogon, nalalabing bahagi ng Masbate, western and southern portion ng Camarines Sur. Ito ay sa Del Gallego, Lupi, Ragay, Libaman, Sipokot, Cabusao, Pasacaw, Pamplona, Gainza, Camaligan, Canaman, Magaraw, Bombon, Naga City, Pili, Ocampo, Iriga City, Sagnay, Buhi, Milaor, San Fernando, Minalabak, Bula, Nabwa, Baaw, Balatan, Bato, Kalabanga. Western portion ng Camarines Norte, ito ay sa Kapalonga, Jose Panganiban, Labo, San Vicente, San Lorenzo, Ruiz, Santa Elena, Marinduque. Southern portion ng Quezon, ito ay sa Tagkawayan, Ginayangan, Venavista, Mulanay, San Narciso, San Francisco, San Andres, Catanawan, Calawag, General Luna, Lopez, Makalelon, Perez, Alabat, Quezon, Atimonan, Padre Burgos, Agdangan, Unisan, Pitogo, Gumaca, Plaridel at sa eastern portion ng Romblon, ito ay sa San Fernando, Magdiwang, Cajidiocan, Romblon, Banton at sa Corcuera. Ang mga sumusunod na lugar na ito sa Visayas ay under din ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Ito ay sa nalalabing bahagi ng Biliran, western portion ng Northern Samar. Ito ay sa Silvino, Lobos, Lope de Vega, Catarman, Bobon, San Jose, Rosario, Lavesares, Viri, Allen, Victoria, Mondragon. Nalalabing bahagi ng Samar at sa northern portion ng Leyte. Ito ay sa Calubian, San Isidro, Tabango, Leyte, Villaba, Matagob, Kananga, Carigara, Haro, Pastrana, Santa Fe, Tacloban City, Barugo, San Miguel, Alangalang, Tunga, Babatngon at sa Kapuokan. Signal number 1 naman sa mga sumusunod na lugar na ito sa Luzon, ito ay sa Catanduanes, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, nalalabing bahagi ng Camarines Norte, nalalabing bahagi ng Quezon kabilang na ang Polillo Islands, Laguna, Cavite, Batangas, Rizal, Metro Manila, Bulacan, nalalabing bahagi ng Romblon at Oriental Mindoro. Signal number 1 din ang umiiral sa mga lugar na ito sa Visayas. Ito ay sa nalalabing bahagi ng Northern Samar, nalalabing bahagi ng Eastern Samar, nalalabing bahagi ng Leyte, northern portion ng Southern Leyte. Ito ay sa Silago, Bondok, Sogod, northern portion ng Cebu. Ito ay sa Carmen, Tuburan, Catmon, Sogod, Tabuelan, Borbon, Tabogon, San Remigio, City of Bogo, Medellin, Daan Bantayan, including ang Camotes at Bantayan Islands, northeastern portion ng Iloilo. Ito ay sa Concepcion, Sara, San Dionisio, Batad, Estancia, Carles, Balasan, northern portion ng Aklan. Ito ay sa Malay, Navas, Ibahay, Tangalan, Makato, Numancia, Leso, New Washington, Calibo, Bataan, Altavas. Nalalabing northern portion ng Capiz. Ito ay sa Pilar, Panay, Rojas, City, Sapian, Ivisan, Pontevedra, Panitan, President Rojas at sa Maayon.
Sa susunod na 24 oras, itong si Jolina nga ay maaaring makapagdulot ng heavy to intense with times sa may mga torrential rains dyan sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar Leyte, Biliran, Sorsogon, Albay, Romblon, Masbate. Moderate to heavy rains naman ang maaaring maasahan dyan sa may southern portion ng Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at sa nalalabing bahagi ng Bicol Region at sa Visayas. Para sa track and intensity outlook, naglandfall nga sa Almagro, Samar, itong si Jolina ngayon 6:30 ng umaga. At within the next 12 hours, itong si Typhoon Jolina nga ay inaasahan na muling maglandfall dyan naman sa may vicinity ng Masbate or dyan sa may mainland ng Ticao Island. After ng 12 hours, si Jolina ay gagalaw patungo ng Northwestward, patungo nga ng Boreas Island, and dyan sa may vicinity ng Ragay Gulf bago ituluyang maglandfall muli dyan sa may vicinity ng southeastern Quezon mamayang gabi or bukas sa umaga. Bukas sa tanghali naman, itong si Jolina nga ay maaaring mag-emerge dyan sa may Lopez Bay bago ituluyang maglandfall sa may vicinity ng northern Quezon. Ayon nga rin sa pag-asa throughout the remainder of tomorrow at maaaring sa Thursday ng umaga, itong si Tropical Cyclone ay naka-forecast na dumaan dyan sa may Central Luzon, roughly dyan sa may east-north ng Metro Manila. Maaaring makaramdam ng frictional effects during its traverse dyan sa may Luzon landmass at ito ay hihina at magiging isang tropical storm category na lamang. Ayon din sa forecast, itong si Jolina ay maaaring mag-emerge over dyan sa may West Philippine Sea before noon on Thursday. At re-intensification is forecast din bago ito mag-occur beginning ng Thursday afternoon as a tropical cyclone nga ay gumalaw patungo ng west-northwestward patungo dyan sa may West Philippine Sea towards sa southern China-northern Vietnam area. Ang susunod po na weather bulletin ng pag-asa ay ngayong 11 a.m. Tumutok lamang po tayo sa official Facebook page ng DOST Pag-asa para sa mga latest na weather updates at typhoon bulletin.